Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 30, huling araw para sa buwan ng Nobyembre. At ngayon po ay itinilaga para ipagdiwang ang kapistahan ni Apostol San Andres. Isa sa 12 alagad, isa sa 4 mga unang tinawag ni Jesus. At siya ang kapatid ni Simon o ni San Pedro na siya rin nagpakilala kay Jesus sa kanyang kapatid. Maganda po ito rin paalala sa atin sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na sabi, ang bunga o ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pero kung walang magpapahayag, ano ang mapapakinggan? Eh maganda po dito na iugnay rin natin ito no? Na ngayon nga, isa si San Andres sa nagpahayag ng mabuting balita. Isa sa pinakauna, kung tutuusin, na nagsabing, naririto na ang Mesiyas. No? Si Jesus ang ipinangako at siyang ipinhayag niya sa kanyang kapatid, sa kanyang mga nauna no, na mga nakasalamuha. Siguro, no, tingnan din natin, dahil lahat naman tayo po ay tinatawagan na magpahayag ng mabuting balita. Yan po ay ating misyon na dapat nating gawin. Pero mahalaga na tayo po ay matuto munang makinig. Tama ba ang ating pinapakinggan? Sa panahong ito, napakarami mga sinatawag na mga life coach, mga nagbibigay ng mga inspirational messages, mga nag-a-advise. Tama ba ang ating pinakikinggan? Tama ba ang ating mga sinasabi? So kung hindi tayo makikinig kay Jesus, ano ang sasabihin natin? Kung hindi tayo makikinig, ano ang ipaparinig din natin? Kasi ito ay hindi lang basta laro, pero meron tayong pass the message. I-relay mo. O ano ang napakinggan mo kay Jesus, yan ang ibahagi mo. Ang tanong nga, nakikinig ba tayo kay Jesus? O baka mas madali natin pakinggan ang salita ng tao kaysa kay Jesus. Kaya, no, minsan, crucial po ito no, sa mga magulang na kapag kung ano ang madalas na lumalabas sa inyong bibig at yan yung naririnig ng mga bata sa, no, ng inyong mga anak, bata pa lang hanggang paglaki, diba nagiging katulad ninyo sila kung paano magsalita? Kung sino yung madalas na kausap, sino yung madalas na pinakikinggan, yun. Yun yung nagiging pamamaraan ng pagsasalita nila. Minsan dito sa paligid natin, saan habang nagmimisa, maririnig mo yung mga bata, nagsisigawan, nagmumurahan,
O kaya naman, minsan pag nasa kwarto, no, dinig na dinig mo. Kasi sino ang napapakinggan nila? Si Darna. Kaya lahat nagsisigawan dito, Darna. Kasi doon sila nakatutok, no, sa mga teleserye, sa mga pelikula, doon nakatutok. E nakakalimutan natin makinig sa pinakamahalagang dapat na pinakikinggan. Kaya nga dito po, no, babalik natin ulit kay San Andres. Napakinggan at pinakinggan ni San Andres ang tawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Dahil doon, iniwan niya ang lahat at sumunod kay Jesus. Ganon din nawa ang umiral sa atin. Matuto tayong makinig upang tayo po ay mas mapalalim sa atin pong pananalig o pananampalataya kay Jesus. Amen.